iba o hindi. Muli nga, maganda po pagkakapwesto sa puso ni Senator. Pero ngayon, mapunita ka mo rito si Totoy. However, mukhang hindi kayo si Senator. Pag-ayon siya ni Senator, pag hindi siya nakapag-ano, pag-uwi siya naman maaga. Medyo tough to call. Parehas mahusay yan eh. Kasi si Saint P, pag pinapanood ko siya, na-try mo naman siyang panood? Oo. Very, naman. Ano siya, very entertaining yes. panood. Kasi meron siyang persona na. So, pero, makikita mo, he still wins his games. Yes. Actually, alam mo, napansin ko din kay Saint P, parang bihira din siya matalo eh. Yun na nga. Kaya nga, siguro parang confident din si Saint P na parang, sige, I'll be giving away skins kapag natalo mo ko. Kasi alam niya naman na sa sarili niya na kumbaga kaya niya rin na lumaban, 'di ba? So ayun, yun na agad yung masasabi kong advantage naman ni Saint T. At syempre dito naman kay Totoy, 'di ba? Young blood nga, 'di ba? At talagang malakas din sa rank games, 'di ba? So iba eh. Alright, at eto na nga mga kaibigan, ang laban sa pagitan ni Saint T at ni Totoy, ang tinaguriang Immortal Cutie ng Bulacan. May pinagsama-samang 50 cutie ang tangkad at bigat with standing record of 63 wins, 56 KOs, and 0 losses. Hango sa cutie flicker squad, may love kayo sa kitan ni Sainty Cutie. And in the red corner, the one na sumasapak ngayon, ang asul na bulalo wings ng San Juan City, may taas ng 10 bata at timbang na 5 sanggol. Ang nakakuha din ng first blood, ang Gushon na level 1 pa lang, may ultimate na pa ako mukhang pakito. Level 2 pa lang, may ultimate na with standing record of 54 wins, 50 KOs, and still 0 losses. Ang pinakabata sa mga bata, Totoy, but looks like the red side. Yun, si Totoy nga ang nakakuha ng ating first blood. Bumalik na nga yung Saint T dito, balik sa mid lane. Dito lang po sila. Again, guys, bawal po kumuha ng jungle tips or anything. Minions lang talaga. And first to get 2 kills or first to get the first tower, siya na ang panalo. However, syempre, hindi naman ganun kadali ang ladder natin to victory. Kasi, best of 3 to, and this is gonna be the third series. Nakakatuwa yung nakikita natin yung variety ng play styles tsaka yung ano, mga 200 IQ thinking ng players natin. Correct. At eto na nga mga kaibigan, they was able to, or si Francel only, si Totoy was able to put aggression early on the game kasi bakit? He's using the tank emblem katulad ni Inzai kanina. Feeling ko ano, ito na talaga yun. Honestly ako, nag-a-assassin emblem din ako, but seeing na they're using tank, magandang mag-try mamaya eh. Tingnan nga natin. Pero syempre, hindi ako magkipag 1v1 kasi free win sa kalaban ko yun. Correct. At ayan ang mga kaibigan, there goes the combination and knockout strike gamit ni Francel only. At ayan, si Saint, napapaatkas na naman siya under the towers kasi hindi niya kaya palagan sa kapakunatan itong si Totoy. We are at the 2-minute mark. So, tiyan natin matagal ba yung game, sakto lang, or mga fast games ba mangyayari dito. Main wave is pouring in. Si Totoy, nakatawa yun niya, Francel only. Again, sana all. Napaka-loyal eh, no? Nakakatawa. Kaya pala malalakas kasi may inspiration ng ating players. Yuko, was there a time na ginamit mo din ba ang pangalan ng iyong better half? At ayan lang mga kaibigan, there goes a 2 knockout strike combination. Ooh. At eto, hinabol po ni Sainty with the jab and the heavy left punch at napalo po niya sa puwet or nasuntok po niya sa puwet habang tumatakbo etong si Totoy with the help of Execute. Ayan, he was able to secure the kill under the 2 minute and 50 second mark. In fairness, 1-1 na. So, yung next clash, kung clash man ang tawag, kung dalawa lang kayong nag-aaway, will be a very, very crucial one. And going back to what you said, actually, there was a time, parang IGN, tapos favorite food niya, yung IGN ko. Parang halimbawa, ikaw, mahilig ka sa ice cream. Lex Eternals ice cream. Ganun yung IGN ko. Oh, so hindi mo naman ginamit talaga yung name niya. Mm-hmm. Ako din, never ko pang ginamit yung name IGN ng aking better half. Oo. Sana nga may better half. Kaso wala na eh. At ayan lang nga mga kaibigan, balik na po tayo sa suntukan kasi mukhang nagkakasuntukan na lang feelings dito sa sa shoutcasting natin eh.
Iba yung ano, iba yung pinagkakasapakan namin dito. But okay, we are reaching the 3-minute mark, almost the 4-minute mark. Same, oh no, naka halos one level up pala si Sainty dito. He stayed a tad bit longer. Wow, napakagandang dash away. Kumbaga kung may fade away tayo, may dash away. May dash away. Siyempre, yan ang mga footwork ni Manny Pacquiao talaga. Ganyan talaga kaliksi, lalo na nung nagsisimula si Manny Pacquiao. When he's fighting on the lower divisions pa, hindi naman lower, pero yung mga lower weight classes pa ng boxing. At ayun, mga kaibigan, tinamaan ang knockout strike with the knock-up. Ganda talaga ng knock-up. Unti na lang, knock-out na ang kalaban. Madaming knock talaga nangyayari dito. Kakaba, sabi naman dito ni Sainty. At least nakikita natin na they respect each other. Correct. They don't wanna risk too much kasi alam nila na magaling yung katapat ko. Naku, mas sino ang magiging mas magaling sa clash natin dito? Prancel only receive a ton of damage, 2 bars down. Pero biglang pumasok, sinuntok, but still, no casualties for both sides. Kasi again, guys, isang kill na lang po at makikita na natin ang game 2. Feeling ko, this point on, suntukan na talaga eh. Kasi mabilis yung, again, mabilis yung wave clear. Unless, gusto nilang patagalin, tingin muna tayo sa items. At ayun na nga, I think Toto is going for, what's that? The belt. I forgot the name of the belt, but para siyang, ano eh, para, ayun na nga mga kaibigan, para siyang Calamity Reaper, pero belt eh. I forgot the name of the belt. Alam mo, magbibiro sana ako kasi diba sabi mo, parang Calamity Reaper, pero belt. Calamity belt. Calamity belt! Sorry, last ko na yun, guys. Sorry, kota na ako. Pwede naman eh, pwede naman eh. Ayun, so, Sainty went for the Blade of Hephta talaga, no? Heptasis. Yes, and sa mga nagtataka kung bakit kinuha niya yun, kasi that lessens basically yung shield na makukuha from the heavy left punch. Kasi again, if the heavy left punch connects, you will get a shield. Kaya mukhang hindi siya nakakuha niya dito, kundi makasuntukan at damage yung kanila nakukuha. At least Totoy was able to push Sainty back. Umalis ka sa mukha ko. And Sainty, of course, goes back to his base. Yung minion equilibrium kasi walang in favor of no one, even Steven. So they have time to go back, regen, and just, you know, get the items in. Right. I think medyo may hirapan dito si Totoy kasi hindi agad siya umuwi, oh. So he has like less than 50% of his HP left. So Sainty was able to recall back to his base again na full health. At ayan mga kaibigan, full health na po. Kaso there goes the help in the tower. Mukhang makapapa-out. Ultimate with the help of the execute by Sainty TV! 6-minute win. Nakita nyo yun, guys. Parang pagka kuha niya ng second kill, pag ganun siya, ganun ka-intense yung laban. Grabe. Talaga, actually, kung umuwi sana talaga si Totoy noon, hindi siya mabuburst ni Sainty. However, he wasted a ton of time sa pagliligoy-ligoy at pag-stay under tower. He was not able to go home. At ayan na nga, doon po lumamang si Sainty TV. Doon sa huling talpakan sa pagitan ni Sainty at saka ni Totoy. And I think it in Totoy's perspective naman, under turret siya, kaya he believes na if ever mag-overextend si Sainty, yung turret na yung, kumbaga hindi talaga 1v1 to eh, kakampi mo yung turret, 2v2. Kaso yung kakampi mo, hindi gumagalaw. Yun nga lang. Yun lang. So yeah, he was under threat. He was banking on the chance na baka may turret hit na mapunta kay Sainty. But again, Sainty just knowing how to use this Pakito, siya ang nakuha ng second kill and eventually claimed game 1. At eto na po tayo sa game 2 sa laban ni Totoy at ni Sainty. Akala ko nga tank wins games eh, tank emblem wins games. But pero ngayon, napilita na po si Totoy mag-assassin. Akala ko yung funnel strat for Pakito, 50-50. But apparently, kahit pala sa emblem, 50-50 pa rin. Ang gagawin mo na lang is, you just choose whatever fits your playstyle. True. Pero actually, labang naman talaga si Totoy kanina. If only, umuwi siya na mas maga. Pero eto na nga mga kaibigan, dito na po tayo. What is done is done. Kaya dito tayo sa present mga kasamahan. At eto, Sainty is just clearing the minion waves to make sure na, ayan, makakuha siya ng pera. At eto, nagkakaroon po siya ng titigan. Nagkakasukotan ng haba ng kamao. Kung sino ang una natama, there goes the jab and the heavy left punch given by Sainty. Pero there goes a counter punch by Totoy. At ayan ang mga kaibigan, tuwing sumusuntok si Sainty, nagkakaroon ng bigayan din sila. At sino unang tutumpa? Magkakaroon ng shield. Wala nang atras na dito. At ang nakapatay po si Totoy. At ang nakakatuwa po doon, ang itsura ni Sainty sa screen ngayon, talagang problemado siya. Sabi niya, ha?
Paano? Ano yun? Nagulumihan. Nagulumihan na kanyang diba? Itsura. Nawindang ang kanyang pagkatao na kapag babagabag ang nangyari. Tama. Wow. Granting na siya yung unang pumasok. Mm-hmm. However, ang napansin ko, meron pang minion wave si Totoy doon na tumutulong sa kanya. Kaya talaga unang namatay si Sainty. Yeah, so, because lahat ng factors talaga pag 1v1. No? Oo, kasi kung meron kang kasamang tawag doon, yung cart, what you call that cart? Yung malaki, basta yung malaking cart na yan. Oo, nakalimutan ko yung tawag eh. Basta yan. Siyempre, masakit din yan. Pinapalaso-palaso ka yan eh. Actually, yung tawag ko dyan, cartwheel or parang bigay. Kasi mas ano, slightly mas may damage and slightly mas makunat compared to, of course, our regular minions na may cute na may staff tapos umaatake lang from afar, di ba? Correct. At ayan mga kaibigan, nag-aabang na po ng Bush Gaming itong si Totoy. Ang nakakatuwa no, kanina, nakapatay po si Totoy. Wala siyang ano, wala siyang reaction. Parang basic, normal only, you know? Just another day. Just another day. Correct. At ayan mga kaibigan, Totoy was able, was forced to push back or mas po, was forced to recall dahil sa combination ni Sainty na tumama sa mukha ni Totoy. Ayan na. So, medyo makakapaglagay ng damage si Sainty dito. Isa or dalawang sapak lang naman sa turret kasi nakabalik agad si Totoy dito. And pansinin mo yung player comes up, parehas sila anong game face on. Parehas din magandang ilong ng dalawang players natin. Grabe naman talaga yan, ano? Eh, pero ito si Sainty, para napansin ko, mahaba na yung buhok, no? Sa ECQ. Mukhang hindi nakakapagpagupit. Same. Ikaw, Lex, when ka huling nagpagupit? Ako matagal na. Oh, like, ano, years ago. Joke lang kayo lang mga kaibigan. There goes the knockout strike by Sainty at na-combination siya ng jab at heavy edge punch. That makes ngayon si Totoy na pumunta lang sa ilalim ng turret na takot. Pero eh, papasok, susubukan pumatay. Pero ito naman si Sainty ang aatras. At ayan mga kaibigan, they are both low HP but Sainty decides to go home kasi alam naman niyang kaya pa niyang umuwi na hindi mo problema. Pero ayan mga kaibigan, he decided that na hindi na umuwi at mag-tear na lamang ng minion wave. Dito lumabas yung advantage, slight advantage si Totoy na he has regen nung naging low siya. So kahit under turret, he was not forced to go back. And ngayon, sinabay na lang niya yung recall dito ni Sainty. Mukhang ano ah, yung match na to, dito pa lang, pero mainit na third series pala. Guys, we have a long day ahead, so we hope na kasama pa rin namin kayo hanggang sa huling segundo ng live na to. Of course, it, sinuntok, nanakam, hindi nakagala, pero bilang pumalag, siguro mo, Totoy, dito, nanakapuli si Sainty, but, no, wala. Yes, a lot, tons of damage, but wala pang namatay. Correct. Oh, by the way, labang po si Totoy ng one. So, isang tumba na lang kay Sainty, magiging 1-1 na, tama ba? Oo. Quick maths. Oo, magiging... Hindi kasi sa series, ang lamang ay si Sainty. Correct, okay. Si Sainty, correct. So, si Totoy, sa match naman na to, lamang siya ng isa. Isang kill. Isang kill na lang, magkakaroon na naman tayo ng game 3. At ayan ang mga double ultimate SS. Oy, mukhang may counter puncher. Ito pong si Totoy. Pero sabi niya, mas malaki ang buhay. Hindi kakayanin. Kaya team fallback na muna. At both of them are going to the are going home sa base natin to regen. Hindi ko naman siguro na announcer, ng announcer natin na initiate retreat. Kahit wala silang teammates. Pero na-imagine ko lang. Team fallback! Ay, balik na sila sa midday. Parang ano, habang tumatagal, lalang sumasakit, parehong halberd pa ang nakuha. Anong shield chip? Wala pa pala si Kuya mo, Sainty, dito. Naglabas pa ng Gushon sticker si Totoy. And sabi ni Sainty dito, bahala ka dyan. I'm gonna stay safe, or gonna, I'm gonna play it safely muna. Akala ko makakancel yung recall, but apparently that is gonna be a no. And isa sa mga gusto ko kay Pakito dito, I'm a huge fan, of course, Castro. I'm a huge fan of yung bakbak ng Let It Be 1v1 or Teamfight and perfect hero dito si Pakito kasi low to short to mid range attack siya. So talaga malapitan, bakbakan talaga. Well, of course ganoon naman talaga pag boxing. True. At ayun na nga guys, nakita niyo po, umuwi po si Sainty para mapuno buhay. Pero nabawasan din agad. I think pareha sila ngayon ng buhay ngayon ni Toy, ni Totoy. At ayan naman, umuunang pumasok si Sainty at kunit. Unang mamamatay ba? Oh, hindi. Muntikan. Maganda pong pagkakapwesto sa bush ni Sainty doon. Pero ngayon, mapupilitang umuwi itong si Totoy.
However, mukhang hindi kasi meron pang minion wave. Pwedeng basagin to ni Sainty pag hindi siya nakapag ano, kapag uuwi siya naman maaga. Pero ayan mga kaibigan, oy, there goes Icy Cute, nagmintis na. Susubukan ng basagin ni Sainty. Oh, sinubukan. Oy, is this a 2-0? Tignan natin, pero mukhang ganun na nga. Clear na minion wave, hinahayaan lang niya. Ayun na nga, nakakuha pa ng turret. And yun yung hinighlight natin kanina pa. When you're low, you have to choose. Papalag ka ba? Mag-recall ka ba? And when you do recall, what will be the consequence? Makukuha ba ng kalaban mo yung isang turret? And nakita natin na napaisip si Totoy eh. Parang true. Papalag ba siya? Kalahating buhay na lang. But he knows if he goes back, medyo sure na makakuha ng turret dito si Sainty. True. At ayan na nga mga kaibigan. Sainty was able to capitalize ang pagpunta sa bush. At nung nakita niya si Totoy na nagmamaladora at naglalakbay, naghahanap ng mapa, ayun! Sinunggaban right away with a 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 combination. Hello, Totoy! Hello po. Hello, o kamusta naman? Anong hello nangyari? Bakit natalo? Nataranta ako. Hindi ko alam gagawin ko. Iba ba talaga? Kasi di ba more on rank games ka talaga? Di ako na pag 1v1 siya, batak sa 1v1. Yan na nga eh. Yun din yung pinag-usapan namin. Ngayon nga kasi kahit yung mga nakaraang matches din, medyo masasa talaga sila sa 1v1. Oo. No? Alam mo, ang napansin pa nga namin, parang kalkulado nila yung kung anong oras timing sila daw. Ng lahat. Mag-recall, di ba? Ganyan. Kasi ang so far nag-advance ngayon si Inzai, Hypebeats at si Sainty. At si Sainty. Mga 1v1 lords kasi yun. Oo. Whereas, sila 30, si Totoy, at saka si Honda Beast. Mostly, rank games tayo, yes, eh, no? 30. Totoo. At Totoy pala, sorry, rather. So, how was your experience naman, Totoy, sa paggamit ng Pakito? Okay lang, masakit siya sa una. Sa una lang? Sa una lang siya masakit. Sa una lang siya masakit. Sa dulo, hindi na. Pero tingin mo, bibigyan mo pa ng chance si Pakito, lalo na kapag nagra-rank games ka. Tingin mo, gagamitin mo ba siya? Oo. Oh, kapag ano? Kapag sa side lane. Kung bilang core, hindi mo siya gagamitin bilang core? Hindi mo siya ipa-funnel? Hindi ko bisante. Mahirap. Kailangan pa talaga ng practice, no? Oo, kailangan pa talaga ng practice, lalo na't bagong hero. Good luck na lang sa mga maglalaban, tsaka sa nakalaban ko, good luck. Sana mabuhay ka mo. Baka gusto mo rin i-shoutout yung IGN mo. Ooh! Ano ba yung IGN natin dyan, Totoy? Ano po? Ano, BFF ko. BFF. BFF pala. Yun na pala yung tawag doon. Issue kasi ito si Chin eh. May sinasabi sa akin kanina, may binubulong siya. Sabi ko, ano yung pangalan? Binabasa namin yung in-game name eh. Tapos may sinabi siya kanina, hindi BFF eh, yung sinabi mo eh. Hindi kasi pag nakakita ko, yung simulang letter, ano yung unang dalawang letters? Yung unang dalawang letters lang. Ano unang dalawang letters? Parang Prancel. Ayun nga. Oo. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Totoy. And GG, well played. Nice game sa iyo. Salamat, Totoy.